Pero nung nag-start na po yung recording, nag-start na po yung mga gigs, yung mga interviews, doon na po nagsisingin sa akin na, ah, okay, artista na pala ako. So, nung around September last year, nagsasend lang po ako ng demos to lahat ng makita kong parang labels and emails na mahanap ko. And yung sa GMA po, accidentally, instead of sa label ko isasend na email, nasend ko po sa boss yung demos ko. And ayun, luckily na gustuhan niya naman po. Tapos afternoon, he messaged me back, tapos doon na po nag-start yung communication. Noong una po, hindi po talaga nag-sync in sa akin nung na-sign na yung contract. Parang, okay, artist na ako. Pero nung nag-start na po yung recording, nag-start na po yung mga gigs, yung mga interviews, doon na po nag-sync in sa akin na, ah, okay, artista na pala ako. Na kailangan ko nang seryosohin, kailangan ko nang ayusin yung pinaggagawa ko. Yung main goal po na sinet ko sa sarili ko was to make music that I can, me myself, could be proud of. And hopefully, the other people, or like my fans who supports me, na sana magustuhan din nila and give the same excitement as I do with my songs.